Sa pakising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ang panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Magandang umaga mga iga, narito na ang mga unang balita. Magkakapitbahay na magkakasabot pa umano sa pagbebenta ng droga, ang tatlong naaresto sa Quezon City. Dalawa sa mga suspect ang sangkot pa umano sa robbery holdup at akyat bahay. May unang balita si James Agustin. Sa bahay na ito sa Barangay Payatas ay naaresto ang tatlong hinihinalang tulak ng shabu kagabi. Target ng Bybus operation ang construction worker na si Nell Jane Wevarez. Naaresto rin ang mga kapitbahay niyang sina Anthony Mamaril at Mandy Moncaida. Nakuha sa kanila ang 16 na gramo ng shabu na nagkakalaga ng mahigit 100,000 piso. Maring itinanggi ng mga suspect na nagbebenta sila ng droga. Lumagamit lang po, pero di ba nagbebenta? May nakuha ba sa inyo ng droga? Wala po. Nakatambay lang po ako sa labas. Tapos? Nainulil po nila ako. May nakuha ba sa inyo ng droga? Tapos. Isisahuli ko lang po yung speaker. Tapos? Wala po, hindi ko naman po alam na meron pong ano dito. Wala naman po. Taong 2018 ang makulong si Nevarez dahil sa droga. Siya ang ika-6 sa listahan ng top 10 drug personality ng QCPD Station 6. Ang dalawa pang suspect miyembro umano ng robbery holdup at akyat bahay group ayon sa pulisya. Ang area of operation nila no, mostly sa Payatas, Silangan, yung mga subdivisions na hindi masyadong nababantayan ng mga security guards. Karamihan sa mga membro nito ay nahuli na at naaresto na ng Batasan Police Station, samantalang ang iba naman ay na-neutralize natin through police operations. Itinanggi ni Mamaril at Moncaida na sangkot sila sa anumang pagnanakaw. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino. Nakasuot na ng personal protective suit ang mga empleyado ng MRT na nakakasalamuha ng mga pasahero bilang dagdag na pag-iingat kontra COVID-19. Live mula sa MRT North Avenue Station, nagbabalik si James Agustin. James? Susan, good morning. Mahigpit yung pinapatupad na health and safety protocols hindi lamang sa mga istasyon ng MRT, maging sa depot nito. Yan ay matapos na makapagtala ng 42 kaso ng COVID sa mga empleyado sa depot maging sa maintenance service provider ng MRT. Ipinapatupad yung tinatawag na enhanced access control sa depot ng MRT 3. Ibig sabihin, limitado ang movement. At yung mga personnel lang na may negatibong resulta ng RT-PCR swab test ang maaaring makapasok. Kailangan ding nakasuot ng full personal protective equipment o PPE tulad ng gown, face mask at face shield. 2 beses kada araw magsusumite ng health declaration form ang empleyado. May work from home arrangement din simula noong nakaraang linggo. Hindi naman apektado nito ang operasyon ng MRT 3 dahil wala naman daw na italang kaso sa mga personnel sa mga estasyon. Pero bilang pag-iingat, naka-full PPE din ang mga empleyado na nakakasalamuha ng mga pasahero. Ang ilang pasahero na amin nakausap, bagamat may pangamba, ay MRT pa rin daw ang pipiliin nila dahil mas mabilis ang biyahe. Natatakot pero wala kaming magagawa eh. Kailangan namin mag-commute talaga. Kung magbabas ka, napakalayo ng lalakarin mo. Eh pag MRT, sakto dun sa bababaan mo. Eh ano, choice ka na. Maapektuhan ka sa trabaho pag walang MRT. Kaya mag-MRT ka na lang talaga. Mano, kasi medyo maganda ang biyahe. Dire-diretso. Nakakat niya agad ako sa trabaho ko. Dito Susan sa MRT North Avenue Station, tulad na nakikita nyo, ay wala pa naman pila ng mga pasahero, tuloy-tuloy lamang yung pasok ng mga pasahero dyan. Kunya lang, para doon sa contact tracing, yung mga hindi gumagamit ng web application, ay manual pa rin sila nag-fill out dyan ng form. At doon napansin nyo, maging yung mga security personnel dito ay nakasuot ng PPE. Sa update naman mula sa pamunuan ng MRT ngayong 6:00 ng umaga,
ay nasa 17 tren ang operational po tumatakbo sa buong linya ng MRT. Normal yung operasyon at wala naman daw dapat ipangamba yung mga pasero ayon sa Department of Transportation. 4 na minuto naman yung pagitan ng pagdating ng tren sa bawat estasyon. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino. Kamakailan, inireklamo ang isang doktor at klinik sa Valenzuela dahil umano sa pamimike ng swab test result. Ngayon, lumantad ang isa pang biktimang naloko rin daw ng naturang klinik. Narito ang aking report. Oktubre na nakaraang taon, tumigil na sa pagsusumite ng specimen sa Juni Villanueva Molecular Diagnostic Laboratory, ang Best Care Medical Clinic and Diagnostic Center. Pero patuloy nilang pinalalabas na doon isinasagawang sinasabi nilang RT-PCR test. Hindi otorisadong RT-PCR lab test ang Best Care ayon sa pamahalang lungsod ng Valenzuela. Bilang isang freelance service provider, naging bahagi si Alvin ng isang production team sa lock-in taping ng isang production outfit na hindi konektado sa GMA network. At ang Best Care ang humawak ng kanilang mga test. Nakatatlong test daw siya sa loob ng 3 buwan. Pinakahuli noong Disyembre, kung kailan siya nilagnat, inubot sinipon. Pero negatibo ang kanyang resulta. Kung nag-air yung ganung kwento, parang so hindi pala kami assured, hindi pala kami malinis by that time. So parang anong assurance ko na umuwi ako ng bahay na malinis pala talaga yung katawan ko. Binalikan namin ang Best Care Medical Clinic and Diagnostic Center sa Valenzuela para ipakita mga test results na hawak ni Alvin at kung ano naging basihan ng kanyang negative result. Pero muli, walang humarap sa amin. Si Vaccine Czar at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr., pinaiimbestigahan na ang mga ganitong reklamo. Itong pangmamake nito, napaka-delikado po nito. Buhay po ang nakataya dyan at saka masisira po yung ano natin, yung ating record. It can really endanger the lives of our people. Sinigundahan ito ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM na magbabala laban sa mga nagpapanggap umanong empleyado ng RITM. Nag-aalok daw ng swabbing services at naglalabas sa mga falsifikadong test results. Dati nang sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na ang mga original na RT-PCR test, meron dapat kaakibat na quick response o QR code na unique at hindi mapepeke. Kapag in-scan ito, mapupunta ka sa isang validation page. Dapat magtugmang nilalaman ng iyong kopya ng swab test sa nakasaad sa datos na nasa validation page para masabing authentic ang iyong swab test result. Kaya magdudala agad kapag walang QR code ang iyong swab test result. Binigyan na rin ng emergency use authorization ng ating Food and Drug Administration ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca. Ang sabi ni FDA Director General Eric Domingo, 70% ang efficacy rate ng bakuna ng AstraZeneca matapos ang unang dose base sa trial. Tumataas naman ang bisa nito depende kung kailan ang ikalawang dose na pwedeng ibigay sa loob ng 4 hanggang 12 linggo. Dahil may EUA na, pwede nang gamitin ang bakuna ng AstraZeneca oras na dumating na ito sa bansa. Pero hindi pa rin ito pwedeng ibenta sa merkado. Una na nabigyan ng EUA ng FDA ang bakuna ng Pfizer-BioNTech. Sa kabila ng banta ng mas nakahahawang UK variant, wala pa rin palya ang maraming deboto sa pagsisimba sa Quiapo Church para makapagpasalamat sa itim na Nazareno. Live mula sa Quiapo Church, may unang balita si Jonathan Mataan. Jonathan! Susan, good morning. Ilang minuto na lang ay magsisimula na yung ikalawang misa dito sa May Quiapo Church. At unti-unti na ulit dumadami yung mga tao rito. Kung makikita mo, ito sa may gilid ng simbahan, yung mga upuan dito, okupado na yan lahat. Doon naman sa loob ng simbahan, ongoing ngayon yung pagpapapasok ng mga tao mula doon sa may Plaza Miranda. Usually, ito talagang first and second mass, yung peak hours ng pagdating ng mga nagsisimba dito sa Quiapo Church. Last Friday ngayon ng buwan, yung ibang nakausap natin dito, tuwing first at last Friday daw nagsisimba dito sa Quiapo. Yung iba naman, kada Biyernes talaga, walang palya. Tinanong natin kung ano ang hugot ng kanilang debosyon. Ang kanilang sagot, milagro at blessings na ibinigay raw sa kanila ng itim na Nazareno. Pakinggan natin. 1985, kala ko 50-50 na binigay sa akin ng doktor. Pero awa naman po ng Diyos sa paong Nazareno. Nananalig po talaga ako. Dati po is nagtitinda lang po ako ng kung ano-ano lang sa park ng Holy Cross. Ngayon po is nag-ahente na po ako bilang agent po ng lupa sa Holy Cross, Manila Memorial.
Susan, itong nakikita niyo sa inyong screen yung dalay ng trapiko dito sa may Quezon Boulevard na katabi lang ng Quiapo Church. Sa ngayon, ay wala pa namang mabigat na dalay ng trapiko. Banayad pa naman yung usad ng mga sasakyan. Nandiyan yung mga pulis para siguruhin na walang mga tao na tatambay dito sa may kalsada habang ginagawa yung misa. Sa mga nagbabalak pong pumunta rito sa may Quiapo Church ngayong oras na ito, dun po sa parking ng mga motorsiklo, unti-unti na po napupuno yan, pati yung kaperanggot na parking space para sa mga four-wheel vehicles. Nakikiusap din yung mga pulis dun sa mga tao. Wala pong daanan dito sa may gilid, papasok sa simbahan. Ang entrance lang po, kung kayo papasok sa simbahan, ay doon sa may harap ng Plaza Miranda sa may Villalobos Street. Yan muna ang unang balita mula rito sa Quiapo sa Maynila. Ako po si Jonathan Andala, buong puso para sa Pilipino. Naalis na ang kotse na bumangga sa concrete barrier sa may EDSA Ortigas. Maluwag na ulit ang daloy ng trapiko sa northbound lane. Aminado namang nakaidlip habang nagmamaneho ang driver ng kotse na umararo sa hindi bababa sa apat na concrete barrier. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Oh, mga kapuso, malamig pa rin po sa iba't ibang bahagi ng Luzon at yan ay dahil sa malakas na hangin amihan. Kanina alas 2 ng madaling araw, nasa 14.6 degrees Celsius ang minimum temperature dyan po sa Baguio City. Nasa 18.3 degrees Celsius naman ang temperatura sa Itbayat, Batanes. 19.7 degrees Celsius dyan sa Tanay Rizal. Sa Tugigaraw City, 20.0 degrees Celsius ang minimum temperature. Sa Lawag naman po, Ilocos Norte yan, 20.2 degrees Celsius. At dito sa Metro Manila, Science Garden, Quezon City, 23 degrees Celsius. Sa latest wind map ng Metro Weather, ay mananatiling malakas po ang hangin amihan. Hindi lang ngayong araw na ito, kuhindi hanggang sa weekend. At posible pang baka hanggang Visayas, umabot na yung hangin amihan natin. May ulan ding daladala yung hangin amihan sa ilang bahagi ng Luzon ngayong umaga, tulad yan sa may Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon na umaga pa lamang, may hagakatamtamang pag-ulan na. Pero malaking bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon, walang ulan. Pagdating ng hapon, tuloy-tuloy pa rin yung mga hagakatamtamang pag-ulan dyan sa Cagayan Valley at Cordillera, maging sa ilang bahagi ng Bicol Region at Palawan, maging sa dyan sa may Mindoro Provinces. At sa gabi, mga kapuso, may mga pag-ulan pa rin po dyan sa Cagayan Valley at Cordillera. Kaya maging I am ready po sa mga pagbaha ang nasabing mga probinsya. Mababa naman ang chance ng ulan dito sa Metro Manila, pero pagdating ng hapon, may posibilidad ng mahihinang pag-ulan sa ilang bahagi. Sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao naman po, maayos ang panahon, pero posible ang ulan sa ilang bahagi tulad niya sa May Davao Region at sa Sulu Archipelago ngayong umaga. Sa hapon, mananatiling walang ulan sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas, pero tuloy-tuloy yung ulan dyan sa Davao Region. Hanggang sa gabi, mga kapuso, mas maraming bahagi ng Visayas ang makakaranas ng mga pag-ulan, lalo na yung eastern section. Delikado naman pumalaot yung mga maliliit na bangka dahil sa malakas na hangin amihan dyan sa mga baybayin ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora, dyan sa Zambales, Bataan, Quezon Province kasama ang Polillo Island, hanggang Bicol Region at northern at eastern Samar. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Bumagsak ng negative 9.5% ang gross domestic product ng Pilipinas noong 2020. Pinakamababang growth rate po yan sa bansa mula nang matapos ang World War II noong 1946 ayon sa Philippine Statistics Authority. Malayong-malayong negative 9.5% sa naitalang 6% GDP growth noong 2019. Ang GDP ang kabuang halaga ng produkto at serbisyong nagawa sa bansa na sukatan sa paglago ng ekonomiya. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, nasa 1.4 trillion pesos ang nawalang kita sa ekonomiya dahil sa mahigpit na community quarantine noong 2020. Pero kumpiyansa silang makakabangon pa rin ang ekonomiya ng bansa. Target na makamit ang 6.5 hanggang 7.5% na GDP growth ngayong 2021, 8 hanggang 10% naman sa 2022. Naniniwala Malacañang na makakamta nito sa pagbubukas ng ekonomiya, lalo na raw sa Metro Manila kung saan nakasalalay ang 60% ng GDP ng bansa. Inaasahan ding magiging susi ang COVID-19 vaccines para makatulong sa pagbangon ng ekonomiya.
Center Stage is back, but on a virtual stage. Yan ay para matiyak ang kaligtasan ng mga batang contestant sa gitna ng pandemic. Ayon kay returning Judge Pops Fernandez, magical ang virtual set. Para sa edisyon na ito, nasa studio ang mga judge at mentor. Habang sa kanikinilang bahay naman, mag-perform ang mga kids. I-reveal ang fresh at techie look sa February 28. Techie look talaga, di ba? Kasi, Sheffer, naisipan nila ng paraan na hindi magsama-sama sa isang lugar lahat. Pero mapush pa rin. Samantala, ito naman nag-sorry si Wawa Win host Willie Revillame sa fans na nabiktima ng ani maling impormasyon na mamimigay siya ng tulong sa kanyang ika-anim na pong birthday. Umihingi ako ng kapatawa, ng pasensya sa inyo sa pag-unawa dahil alam niyo naman po na kailangan sumunod tayo sa batas, social distancing. Alam ko pong gusto niyo ako mabate, gusto ko nga kayo mapuntahan sana, pero hindi ako pwedeng bumaba. I'm sorry dahil pinigilan po ako ng mga pulis dahil baka ho may mangyari pang hindi maganda. So iniwasan na po yan. Sana maintindihan niyo po, kaya nga ho, ginawa itong tutuktuin para hindi na ho kayo bumabiyahe dito. Kasi ho, mayroon gumawa ng fake news na magbibigay daw ako ng... Mahirap pong gawin yan kasi alam niyo may batas na sinusunod tayo. So humingi ako ng paumanhin sa mga nagpunta dito. Halos 1,000 fans ang nagtipon-tipon sa labas ng Will Tower noong gabi ng Miyerkules at umasa maikita ng personal si Willie. Sa kabila ng paalala ng mga taga-barangay at mga pulis, hindi nasunod ang physical distancing. Pinaimbestigahan nito ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, lalo na't mismo si Willie ang nagtimbre sa LGU na nang magsimulang dumami ang mga tao. Kaya talagang dapat mag-check muna sa Facebook or whatever ng show, di ba? Igana huli na 1 kilong marijuana ng 3 lalaki sa Tondong, Maynila. Ang isa sa kanila, nakuhanan pa ng baril. May unang balita si Jonathan Andal. Bistadong illegal na transaksyon online ng 3 kalalakihan sa Tondong, Maynila. Nabilhan sila ng pulis na nagpanggap na buyer ng 1 kilong marijuana na 120,000 pesos ang halaga. Ang mga sospek, edad 26, 25 at 18. Ang diskarte na kasi ngayon nila is parang nagkakaroon sila ng GC. Alam naman natin na mga kabataan natin ngayon is mga party grower. At the same time, maliban sa ecstasy, marijuana talaga ang kanila at saka mas mura kaysa sa drugs. Bukod sa marijuana, nakuhaan pa ng kalibre 38 ang isa sa mga sospek. Sa'yo yung barrel? Opo sir, naamin ko po yun sir, pero self-defense naman po para pong may nakaaway sir. Wala sa mga sospek ang umamin sa marijuana. Sa halip, nagturuan sila. Sis, ko lang po sa kanila yan, sir. Sa kanila po galing lahat yan. Hindi po, sir. Damay lang po ako. Quezon City Police ang nagkasa ng bypass pero umabot ang operasyon hanggang sa Maynila dahil tumatawid din daw ng lungsod ang bentahan ng marijuana ng mga sospek. Inaalam ngayon ng pulis ang supplier ng marijuana ng mga naaresto. Itong unang balita sa Maynila, Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino. Samantala, patuloy ang mga simulation exercise ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila para sa pagpapabakuna kontra COVID-19, gaya po ng Maynila, Paranaque at Quezon City. Narito ang unang balita ni Ian Cruz. Quezon City ang sunod na inspeksyon ng National Task Force Against COVID-19 kung handa na sa pagbabakuna laban sa COVID virus. 24 na ang vaccination sites ng lungsod na balak pang dagdagan. Ang target daw ng QC, 1 milyong katao na nasa priority list ang mabakunahan kasama ang mga healthcare worker at senior citizen. So you can have all these grand plans, no? But if your execution is sloppy and faulty, then that plan is useless. So that we need to really plan very, very well. Maraming kumpanya at tanggapan ang nakabase dito sa Quezon City. Ang tanong ngayon, makakasama rin ba ang kanilang mga manggagawa sa mga babakunahan dito sa syudad? Ang inaayos daw ngayon ng QC ang tulungan ang mga kumpanya sa syudad na makabili ng bakuna para sa mga empleyado nito. The national government is more than willing to support Quezon City on its drive to include the institutional concept of vaccinating the workers kasi mas madali ang control ng mga institution at saka mga companies considering that meron silang hierarchy at the same time meron silang command line. Sabi ni Mayor Joy, may ilang sektor gaya ng simbahan at paaralan na handang ipagamit ang kanilang pasilidad. Pero may pakiusap ang alkalde.
Marami palang nurses that are not employed as nurses but working in various departments. Pinull out na rin namin silang lahat. So sa mga private sectors din, kapag yung mga sales girls ninyo o managers ninyo ay mga nurses, i-offer na rin ninyo sa amin para mas mapalawak natin ang mga vaccination hubs ng Quezon City. Sa Maynila, pinangunahan ni Mayor Esco Moreno ang vaccination simulation sa Isabelo de los Reyes Elementary School sa Tondo. Step by step pinakita ang mangyayari mula sa check-up hanggang sa monitoring matapos ang pagbakuna. May 18 vaccination sites sa Maynila at ang target ng lungsod, kalahating milyong Manileño ang mabakunahan sa loob ng isang buwan. Sa Parañaque City, may simulation din sa loob ng isang mall. Pinakita rin ang proseso mula sa waiting area hanggang sa observation area matapos mabakunahan at ang mahigpit na pagpapatupad ng health protocol sa vaccination area. Dito inisa-isa yung time, motion and study po natin para mapag-aralan po natin kung ilan yung mababaksin natin per team, per hour. Para ma-allocate po natin kung gano'ng katagal yung ating gagawing vaccination sa mga susunod na buwan dito sa buong city ng Parañaque. Yan ang unang balita. Ian Cruz, Buong Puso, para sa Pilipino. Gaya ng ibang lungsod dito sa Metro Manila, naghahanda na rin ang Muntinlupa oras sa dumating na ang mga COVID-19 vaccine sa bansa. Ang magiging proseso nila sa pagbabakuna, ipasisilip sa atin ni Bam Alegre. Bam! Maris, magandang umaga. Narito tayo sa isa sa mga vaccination center ng Muntinlupa. Pero bago ang lahat, health and safety protocols muna. Kailangan may foot bath. At dito sa entrance, kompleto may disinfection area. Alcohol, of course. And may mga paalala. Wear face mask, face shield, social distancing. At may waiting area din. At tiniyak nila na maluwag yung lugar para talagang maganda yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao. At meron ding registration area. Gagamit sila ng Stay Safe .ph na contact tracing app at simula today, mandatory na ito. Ang LGU ay naka-order na ng mga bakuna. Ito, 400,000 dose ng AstraZeneca at ito ay napaglaanan nila ng 170 million na budget. At para ngayong umaga, Maris, makakasama natin si Muntinlupa Mayor Jimmy Fresnedi. Mayor, good morning po. Good morning, Bam. Good morning sa lahat ng mga tagapakinig nyo. Mayor, kamusta po yung ano natin dito, yung process natin? So kanina, step 1, yung registration. Ngayon, step 2 naman, counseling po. Ano po mangyayari po rito? Yes, dito ay ipapaliwanag nitong ating mga counselor yung advantage nitong gamot at kung na kinakailangan na makumbinsi yung mga tao. After yung step 2 ng counseling, sir, ano po yung next step natin, yung step 3? Ito naman yung screening, no? Na kung saan ay tatanungin din ng ating mga screener dito yung mga kondisyon ng kanilang health kung sila ay qualified upang magtuloy-tuloy dito sa ating mga doctors na kung saan ay ito ang mga final na magdedetermine ng availability noong mga ating ibabaksin ito. Tapos sir, ito na, step 4. Ito na po yung mismong pagbabakuna, tama po? Yes. Okay, so ano po ang may expect ng mga tao? Yung bakuna pala, Mayor, na in order ng LGU, kailan po ito expected dumating? Well, yung in order ng LGU, ay in-expect natin ito ay dadating sa second quarter ng taong ito. Dahil ito yung pangako ng supplier natin. Okay. Paano po napili po yung supplier na AstraZeneca? Well, ito ay meron ding representative ang DOH na ito ang available, no, na para sa mga LGUs na mas madali at ito yung mga nauna na makipag reach out sa LGU. Priority naman, sir, sino po ang pwedeng mauna, sino ang uunahin ng LGU pagdating ng mga bakuna po? Merong in-release na guidelines ang DOH at saka ang DILG. Ito na lamang ang aming susundin na maging guidelines ang mga pangunahin na ibabaksins natin. Unang-una, yung medical frontliners. Okay. So, sir, mandatory na po yung staysafe.ph na contact tracing. Ano pong billing nyo po sa mga businesses dito sa Muntinlupa po? Well, mamayang hapon ay ilalaunch namin ang official
na paggamit ng Stay Safe dito sa Muntinlupa. At natutuwa naman na kami na doon sa panahon na may mga orientation kung paano ang mga business establishment at iba pang mga tanggapan sa Muntinlupa ay ano ang dapat nilang gawin. Naging very accommodating at welcome sa kanila yung paggamit ng Stay Safe dito sa Muntinlupa. Actually, ito yung mandated na applications na nire-recommenda ng DOH. No? Kaya ito ay hindi lamang sa Muntinlupa, kundi ipatutupad sa buong Pilipinas. At natutuwa kami na Muntinlupa ang isa sa pangunahing LGUs na magpapatupad nito. Maraming salamat po, Mayor Jimmy Fresnedi Maris. Kasama natin ang punong lungsod ng Muntinlupa, Bamalegre, buong puso para sa Pilipino. Sinailalim sa pinakamahigpit na community quarantine ng isang lungsod sa Iloilo. Yan at ipo pang balita mula sa host ng morning show ng GMA Western Visayas ng GMA Regional TV Early Edition, Caitlin Revilla. Caitlin! Igan, balik enhanced community quarantine ang Pasig City sa Iloilo dahil sa patuloy na mabilis na pag-akyat ng positibong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Simula kahapon, isinailalim na sa enhanced community quarantine ang Pasig City, Iloilo. Magtatagal ito hanggang February 11. Sa record ng LGU, 166 na mga bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa lungsod simula Miyerkules. Karamihan sa mga ito ay market vendors at mga close contacts, kaya sarado ang public market. Nag-desider kita noong ibutang sa ECQ o Enhanced Community Quarantine na bilog na siyudad sa Pasig. No? Mm-hmm. Ay tungod nga daw almost 80% doon sa kaparanggaya natin ya, nagkarasaturate sa COVID. Maipinapatupad ngayong curfew mula 7 p.m. hanggang 5 a.m. Ibinalik din ang paggamit ng quarantine pass. Pinapayagan namang mag-operate ang mga establishmento na nagbibigay ng basic services. Ipinagbabawal ang mga hindi residente na makapasok sa lungsod. Hinahanda naman ng LGU ang mga ibibigay na ayuda sa mga residente. Nagsagawa naman ng simulation exercise ang Iloilo City Government para paghandaan ang pagdating ng AstraZeneca vaccine at pagbakuna sa mga residente. May screening at information dissemination tungkol sa COVID vaccine at posibleng epekto nito bago ang pagbabakuna. Inihahanda na rin ng lungsod ang iba pang vaccination area para gamitin sa pag-umpisa ng pagbabakuna. Pina-finalize pa ng city government ang immunization plan nito para maipasa sa Department of Health at World Health Organization. May mga bagay pang kay uhon, may mga glitches. Kinadlan kita mga tents to sa sagwa, kita maninyo. Kinadlan kita mga electric fan diri kay ang aton mga vaccinators may ginausar nga mga PPE, mainit kaayo. Gusto ko makuhaan kung pila ka minutos kada isa katawo, no? Kaya we want to target how many we can immunize in one day. Isinailalim naman sa mandatory quarantine ang lahat ng kaanak ng 25 pulis sa Pagalungan, Maguindanao na nagpositibo sa COVID-19. Pinalitan din ng PNP Interim Contingent Force mula sa PRO bar ang 25 pulis. Ayon kay Brigadier General Rodriguez, nahawa ang mga pulis sa isa nilang kabaro. Inaasikaso na ng Ministry of Health sa Bangsamoro Region ang medical na pangangailangan ng mga pulis sa loob ng quarantine facility. Sa Bontoc Mountain Province, patuloy pa rin ang monitoring nila sa kalagayan ng mga B117 patients. Actually, recovered na yung 11. Isa lang ang naka-admit. Yung iba, okay na. Recovered na. Tag na sila as recovered. Tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang mass testing at contact tracing sa lugar. Sa Pangasinan, mas mahigpit ngayon ang panuntunan para sa mga turista.
kinakailangan na ng negative result ng RT-PCR test ang mga bibisitang mga turista. Hinahanda na rin ang official tourism registration app para sa mabilis na contact tracing. Sa ngayon po, naghihigpit po tayo, particularly po sa galing sa mga high-risk areas. Yung negative PCR test is required. No, it should be issued 48 hours upon arrival po sa probinsya po natin. Igan, samantala, plano ngayon ng Iloilo Provincial Government na magpadala ng specimen ng mga nagpositibo sa Philippine Genome Center para matukoy kung may UK variant ng COVID-19 na nakapasok sa probinsya, lalo na sa lungsod ng Pasig. Yan ang latest mula sa Iloilo City. Samantala, sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition maya-maya pagkatapos ng unang hirit. Igan? Kailin natukoy na ba kung anong dahilan ng pagkakaroon ng mga kaso ng COVID-19 dyan sa Pasig, sa Iloilo? Isang dahilan ang patuloy na pag-conduct ng mass testing ng Pasig City LGU. Yung unang 7 positibong kaso ang natukoy dahil sa random mass testing ng nakaraang linggo sa mga vendors sa City Public Market. Doon na nagsimula ang biglaang paglobo ng kaso. Okay, maraming salamat. Ingat, Caitlin Revilla. Kauna yan, magsisimula ng magatid ang balita simula sa Lunes, February 1. Ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang flagship newscast sa Bicol Region ng GMA. At makakasama natin sa Balitang Bicolandia sina Rain Palino, Jesse Cruzat at Catherine Henry. Pati ang Naga-based regional correspondent na si Charmaine Rahiles, ayon kay GMA Regional TV at Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Amoroso, malaki po ang maitutulong nito sa paghati ng serbisyong totoo sa Bicol Region. Ang Balitang Bicolandia ay ika-6 na flagship newscast ng GMA Regional TV. Mapapanood po yan mula Lunes hanggang Biyernes ng alas 5 ng hapon via GMA TV 7 Naga, GMA TV 12 Legazpi, GMA TV 2 Sorsogon, GMA TV 8 Daet, GMA TV 13 Catanduanes at GMA TV 7 Masbate. Congratulations! Sa iba pang balita, 2 ang naipit nang bumaliktad ang isang truck sa Sarangani. 7 naman ang sugatan ng isang jeep ang tumagilid po sa Maguindanao. Narito ang unang balita. Sugatan ang magkaangka sa isang motorsiklo matapos mahagip ng isang bumaligtad na truck na may kargang construction materials. Isa ang naipit ng mga yero, isa ang naipit ng semento. Agad naman silang dinala sa paggamutan. Base sa investigasyon, nag-overshoot sa National Highway ang truck at saktong paparating noon mula sa kabilang direksyon ang magkaangkas. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver na si Artilio Armada na walang pahayag. Sa Datu Blasinsuat, Maguindanao, isang jeep naman ang tumagilid. Ayon sa mga pulis, may sakay na mga pasahero at halos 30 sako ng mais ang jeep. Hindi raw kinaya ng makina ng jeep ang pataas na bahagi ng kalsada. Dahil may sasakyan sa likod dito, minabuti na lang daw ng driver na ibangga ang jeep sa gilid ng bundok. 7 sakay nito ang nasaktan at dinala sa paggamutan. Para sa unang balita, Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipino. Patay ang isang lalaki matapos silaban ng kinakasama niya sa Taguloan, Misamis Oriental. Base po sa investigasyon, natutulog si Ponciano Linyan nang biglang buhusan ng gas at silaban ng kinakasamang si Marites Sumampong. Nadala pa sa ospital si Linyan pero umuwi rin kalaunan dahil wala raw pambayad sa ospital. Nagawa pa niyang pumunta sa presinto para iatras ang reklamo laban sa kinakasama niya. Pero nasawi po siya kalaunan dahil sa komplikasyon sa mga natamong lapnos. Desidido naman ang pamilya ng biktima na ituloy ang kaso. Ayon pa sa kanila, hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan ng suspect ang biktima. Dati na raw nitong sinugatan ang biktima gamit ang blade. Patay sa pananambang ang dating konsehalan District 2 sa Taguig.
Base sa investigasyon, binaril ng mga nakamotorsiklong sa larin ang biktimang si Richard Paul Jordan sa barangay Ibayo Tipas. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung sino ang nasa likod at ano ang motibo sa krimen. Taong 2018 nang mahuli si Jordan sa bybus sa Parañaque. Kahit mas mataas ang ranggo sa Amerika, kabilang pa rin ang Pilipinas sa mga may mababang rating pagdating sa COVID response ayon sa isang Australian organization. Ano naman kaya ang tingin ng ating mga kababayan? Narito po ang unang balita ni Darlene Kay. Mahigit 10 buwan mula ng unang isailalim sa community quarantine ng bansa, pumalo na sa 519,575 ang total COVID cases. 33,427 dyan ang active cases, 10,552 na ang mga namatay sa sakit at 475,596 ang gumaling na. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso, isa sa mga dahilan kung bakit pang 79 ang Pilipinas sa 98 na bansa sa buong mundo pagdating sa COVID response. Ayon yan sa Australian think tank na Lowy Institute, top 3 ang New Zealand, Vietnam at Taiwan. Mas mataas naman ang Pilipinas sa Amerika na nasa 94th place habang nasa panghuli ang Brazil. Anim na indicators ang isinaalang-alang. Kung Pinoy kaya mismo ang tatanungin, sapat ba ang tugon ng gobyerno sa COVID-19? Pasado na, siyempre. Opo, 100% pasado po yung para sa akin. Di pasado na. Kulang na kulang. 50-50. Nasa level lang siya. Hindi siya masasabing pasado, hindi rin siya masasabing hindi. Tinukoy naman nagsasabing pasado ang safety protocols ng gobyerno at natanggap na ayuda. Pasado naman po. Bakit? Kasi mayroon naman po silang binibigay ayuda eh. Yun lang. Sa grocery. Relief. Yung mga COVID protocol nila, yung mga face mask tulad ng face shield, mga ganun, saka yung safety standard nila, yung mga yun. Paghigpit po sa mga ano, tao. Tama wala sa balik na yan. Okay po yun kasi. Ano po, para maging ano, yung sa ating mga sakit. Hindi kasyadong magkahawaan. Pero para sa iba, mag-iisang taon ng walang ginhawa mula noong magpatupad ng lockdown sa Pilipinas. Meron pa ring walang trabaho, abot langit din ang presyo ng mga bilihin. Yung sinasabi kasi nila na matutugunan yung pangangailangan, hindi po kaya. Kaya marami po yung iba na mamalimos na lang po, di ba? Yung iba gumagawa na ng di maganda kasi nga sa kahirapan, gutom po, di ba? San sila kukuha? Walang trabaho. Siyempre, apektado lahat ng trabaho, pati yung pag-travel kahit pa uwi ng probinsya. And then yung mga bilihin, pataas ng pataas. Hindi rin makapagtrabaho ng maayos yung mga tao. Maraming bawal. And then may mga curfew pa, tapos walang kita. Dapat nung pa, mininsana na lang nila yung gastos. As in, bawal lumabas kasi hindi yung napapatupad talaga yung kaya nagtatagal yung COVID na yun dito sa bansa natin. Sa ibang bansa, ang bilis naman. Ayon sa DOH, bukas sila sa lahat ng pag-aaral tungkol sa COVID-19 pero mahalaga rin daw na tignan ang konteksto sa pagsusuri ng performance sa mga bansa. Sabi naman ng Palacio, bagamat kinikilala nila ang pag-aaral ng Lowy Institute, hindi raw nito nabigyang pansin ang pagiging komplikado ng COVID response. Ang pinagtitiwalaan ko po, WHO. Total cases number 32 in the world. Yan po ay dati 18, pero yun nga po, tahimik ang lahat. No? Hindi naman pinapansin na napakalaki na improvement natin sa total cases. Sa active cases, mas mahusay po tayo, mas mababa ang ranking natin at ayaw po natin maging top-notcher. Dahil ang top-notcher dyan, Estados Unidos. Number 42, sa cases per 1 million, ito po yung objective way of looking at it. No? Laylayan po tayo, which is a reason to celebrate. 133 ang ating ranking at ang ating case fatality rate, which is, I think, the most important. Napapababa natin ang mga namamatay. Laylayan din po tayo, number 73 lamang tayo sa buong daigdig. Yan po ang aking mas pinaniniwalaan. Yan ang unang balita. Darlene Kay, buong puso para sa Pilipino. Ilang araw bago ang Love Month, nag-viral ang isang panda sa South Korea dahil nauna na sa pagiging clingy. Narito ang unang balita. Ngayong may pandemic, nag-viral ang isang panda dahil sa pagiging clingy. Yan si Fubao, ang unang Chinese giant panda na isinilang sa South Korea. Matapos siyang timbangin, tila ayaw na niyang humiwalay sa isang zookeeper. Kinalong siya ng zookeeper pero nung tumayo siya,
Kumapit na si Fu Bao sa binti ng lalaki. Tila marami naman na nakarelate sa pagiging clingy ni Fu Bao. Umabot na sa 4 million ang views nito sa YouTube. Pagkanta, check. Paglilinis, check. Pati pagjo-joke, check. Yan ang ilan sa kayang gawin ni Franziska, ang all-around robot sa Germany. Sa loob ng 2 oras na pag-charge ng kanyang baterya, kaya maglinis ni Franziska ng hanggang 10 oras. Huwag kaharang-harang sa daan nito, kundi iiyak si Franziska. Oh, hi! Oh, my goodness! Ay, mong prince, ako ba maging? Sa ngayon, naka-assign si Franziska sa isang ospital. Laking tulong daw ang robot sa paglilinis, lalo na kapag may cleaning staff na kailangan mag-quarantine. Pero hindi biro ang presyo ni Franziska na mahigit $52,265 o mahigit 2 milyong piso. Bam alegre buong puso para sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang operasyon ng IAC laban sa mga pasaway ng motorista. At mula sa Maynila, may unang balita si Darlene Kahn. Darlene? Good morning. Ang inooperate o hinuhuli ngayon ng mga tauhan ng IAC to Interagency Council for Traffic ay mga colorum vehicles at yung mga pampublikong sasakyan na lumalabag sa health and safety protocols. Ito, nandito kami ngayon sa bahagi ng Loton sa Maynila at yung ilan sa mga nasita rito ay yung mga jeep na walang suot na face shield yung driver o kaya yung pasahero. Kung meron mang suot, mali naman yung pagsusuot ng face shield. Yung ganyang klaseng violation kasi, Igan, kasalanan niya ng driver o konduktor. Dapat kasi, responsibilidad nilang bantayan yung mga sumasakay na pasahero. Hindi dapat nila pinapasakay yung mali yung pagsusuot o walang suot na face mask at shield. At ang multa dyan, 2,000 piso. Para naman doon sa mga lumalabag sa physical distancing sa loob ng mga pampublikong sasakyan, 1,000 piso ang multa. Pero bukod dyan, inooperate din nila o hinuhuli yung mga colorum vehicles. Di yung kasi iba kasi dito na sasakyan, bukod sa mga walang prangkisa o walang prangkisa ng LTFRB, eh, meron ngang prangkisa pero mali naman yung rutang binabiyahe nila. Katulad kanina, merong nasita na bus na yung biyahe nila ay sa Pitex hanggang Monumento lang dapat. Pero nakita sila dito sa bahagi ng Loto na hindi na bahagi ng ruta na nakalagay sa permit nila. Sinatayan ng mga tauhan ng IAC pero nagpakita naman sila ng special permit. Kung sakasakali ang multa dyan sa mga sasakyan na lalabag na considered na colorum vehicles na, para sa mga bus, 1,000,000 piso po at 200,000 pesos para naman sa mga van, at i-impound din yung kanika nilang mga sasakyan. So ngayon, dito sa bahagi ng Loton, tuloy-tuloy lang yung operasyon ng IAC at nandoon din sila nakakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Yan ang unang balita sa Maynila. Darlene Kay, buong puso para sa Pilipinas.